mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa, hatid sa inyo na Moment of Romance. Pangarap. Isang salitang napakahirap makamit o maabot sa napakaraming dahilan. Isa na nga dito ang kahirapan. Dahil kasi sa kahirapan, ay mas pinipili na nating magtrabaho kesa ipagpatuloy pa ang pag-aaral. Sapagkat mas uunahin na nating isipin ang ilalaman sa tiyan kaysa sa mga pangarap. Ngunit ano ang iyong gagawin? Kung sakaling may makita kang limpak-limpak na salapi na siyang makakapag-ahon sa iyo sa kahirapan at tutulong para matupad ang iyong pangarap. Pero ang salaping ito ay hindi mo pagmamay-ari. Kukuhanin mo ba ito o mananaig ang iyong katapatan? Ako nga pala si Jeffrey, o mas kilala sa tawag na Kuya Jeff, isang janitor. Gusto ko sanang ibahagi ang karanasan kong ito na kung saan ay parabang sinubok din ako ng panahon. Sapagkat nang ako ay natanggal sa trabaho, isang napakalaking salapi na hindi ko pagmamay-ari ang aking biglang natagpuan. Kaya inyong malalaman dito kung ano ang ginawa kong desisyon at aksyon nung nakita ko ito, na siyang naging dahilan ng unti-unting pag-angat ng aking buhay. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Pagbati ko sa mga empleyado na papasok pa lang sa mga kani-kanilang trabaho. Initian ako ng mga ito habang ang iba ay sandali pang nakipagkwentuhan sa akin. Ilang dekada na rin kasi kong nagtatrabaho dito bilang janitor. Kaya naman, halos lahat ng mga empleyado ay kilalang kilala na ako. Ang iba nga ay mga naging kaibigan ko na. Habang ang iba naman ay nililibre pa ako ng tanghalian. Paborito kasi nila ako. Bukod daw kasi sa mabait ako, ay nakikita rin nila ang pagmamahal ko sa aking trabaho. Kuya Jeff, ano ang pangarap mo sa buhay? Pagtatanong sa akin ng kapwa ko janitor na si Albert, habang kami ay kumakain ng aming tanghalian. Bata pa tong si Albert. Siguro ay nasa 20s o early 30s pa lang ang edad niya. Kaya naman, napakalaki ng agwat ng aming edad. Sapagkat ako ay malapit nang mag-50. Ako, pangarap ko talaga noon ay maging isang piloto. Bata pa lang kasi ko eh. Gusto ko na talagang makapunta sa iba't ibang bansa. Eh kaso nga lang, hindi ko ito na isakatuparan nang dahil sa kahirapan sa buhay. Kaya ayun, nauwi ako dito sa pagiging janitor. Paliwanag ko dito. Eh ikaw Albert, ano naman ang pangarap mo sa buhay? Pagbalik ko sa kanyang tanong. Ah, ako ho? Pangarap ko talagang maging sundalo. Gusto ko kasing ipagtanggol ang ating bayan. Wika naman ito. Kaso nga lang, nung bigla ang nawala ang aking mga magulang, eh hindi na ako nakapag-aral pa. At mas pinili ko na lang na magtrabaho para matustusan ko ang pangangailangan ng aking mga pamilya. Dagdag pa niya sa kanyang paliwanag. Kaya naman kaagad ko itong tinapik at sinabing, huwag kang mawawala ng pag-asa. Lahat ng pangarap natin na yan ay maaabot din natin pagdating ng panahon. O siya, ipagpatuloy na natin yung pagkain natin at nang makabalik na tayo sa pagtatrabaho, pahayag ko sa kanya bago ipagpatuloy ang pagkain. Kuya Jeff, nabalitaan mo na ba yung balita? Bigla ang sabi ni Albert sa akin habang ako ay nagmamap sa isang lugar dito. Hindi pa.
Ano ba meron? Pagtatanong ko sa kanya. Sabi ni boss, magbabawas daw muna ng trabahador at empleyado ang company dahil daw sa pandemic. Balita naman niya sa akin. Kaya naman dito ay nakaramdam ako ng konting kaba. Sapagkat sa mga janitor ngayon ay ako na ang pinakamatanda. Kaya maaaring ako na ang isa sa matatanggal dito. Sana hindi tayo matanggal kasi kailangan ko talaga tong trabaho na to. Sabi pa niya sa akin. Sana nga. Pagsagot ko dito bago bumalik sa pagtatrabaho. Nagdaan pa ang mga araw at mas lalo kong pinag-igihan ang aking pagtatrabaho. Naging pangalawang tahanan ko na kasi ang kumpanyang ito. At syempre ay mahal ko na rin ang trabaho ko. Kaya ayoko na talagang matanggal sa serbisyo dito. At nang dumating na ang araw kung saan sasabihin na isa-isa kung sino ang mga matatanggal, ay labis akong kinabahan. May balibalita kasi ko na yung mga may katandaan na ang edad ang tatanggalin. At kabilang nga ako doon. Dahil nga ako ay matanda na. Kaya inihanda ko na ang sarili ko sa kung anuman ang mangyari. Nang kami ay makarating na lahat sa isang meeting room, ay dito na sinimula ng aming boss na i-announce kung sino-sino ang matatanggal. And last is Mr. Jeffrey Villanueva. Biglang pagbanggit ng boss namin sa aking pangalan. Takda na ako ay isa sa mga natanggal sa trabaho. That's it. Thank you for your contribution to this company and goodbye. Huling katagang sinabi ng aming boss bago ito lumabas ng room. Sandali akong hindi nakagalaw sa aking kinatatayuan. Para bang hindi pa rin napaprocess sa utak ko ang sinabi ni boss na isa ko sa natanggal sa serbisyo. Kuya Jeff, malungkot na pagtawag ni Albert sa akin. Si Albert kasi ay maswerte na hindi natanggal sa trabaho at masaya ko para sa kanya. Initian ko ito bago ako nito yakapin. Mahalin at pagbutihan mo ang trabaho mo dito ha. Wika ko sa kanya. Mamimiss kita Kuya Jeff. Sabi pa nito sa akin. Dahil ako na kasi ang naging kabatak nito simula nang ito ay magtrabaho sa kumpanyang ito. Magkikita pa tayo. Sabi ko pa sa kanya. Bago ako lumabas sa nasabing room. Paglabas na paglabas ko pa lang ay bumungad na agad sa akin ang mga trabahador at empleyado na nakaabang sa labas ng room. At nang makita nila ako, ay sabay-sabay silang sumigaw ng "Goodbye Kuya Jeff! We will miss you!" Bago ako nila yakapin isa-isa. "Thank you! Thank you sa inyong lahat!" Pagpapasalamat ko naman sa kanilang lahat. Pagkatapos noon ay minabuti ko nang bumalik sa pagtatrabaho. Masakit man isipin na huling araw ko na to sa trabaho, pero ano pa nga ba ang magagawa ko? Siguro ay ito talaga ang nakatadhana para sa akin. Kaya naman sa halip na maglukmok, ay ginampanan ko na lang ang trabaho ko sa huling pagkakataon. Kuya Jeff, hindi ka pa uuwi? Pagtatanong sa akin ng mga empleyado na pauwi na. Gabi na kasi at yari na rin ang working hours nila. Hindi pa eh. Sagot ko sa kanila. Sige, una na kami ha. Ingat sa pag-uwi Kuya Jeff. Wika nila bago sila umalis. Ilang minuto pa ang lumipas at si Albert naman ang nag-ayang umuwi sa akin. Kuya Jeff, gabi na. Tara na. Uwi na tayo. Pag-aaya niya sa akin. Sige Albert, mauna ka na. Tapusin ko lang yung nililinis ko. Wika ko sa kanya. Nagdalawang isip naman ito kung ito ba ay aalis na o hihintay na kong makatapos. Kaya kaagad ko itong nilapitan at sinabing, "Sige na, kaya ko naman umuwing mag-isa eh. Mauna ka na, baka hinahanap ka na ng pamilya mo. Sige Kuya Jeff, una na ako ha. Salamat sa lahat at paalam." Sabi nito bago ako nito yakapin muli. Niyakap ko naman ito pabalik.
At dito ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na maiyak. Pagkaalis ni Albert ay pinagpatuloy ko nang linisin ang aking mga nililinis. Natigil na lang ako dito nang tawagin ako ng security guard upang ipaalam sa akin na isasara na daw nila ang kumpanya. Kaya naman kaagad ko nang inilikpit ang mga ginamit kong panglinis at kinuha ang aking bag bago ako lumabas ng kumpanya. Bago ako tuluyang umalis, ay lumingon muna ako dito upang tingnan muli ang kumpanya at sabihin, "Thank you." Habang ako ay naglalakad pa uwi, ay napagdesisyonan ko munang bumili ng pagkain sa isang karinderya para sa aking pamilya. Mabilis naman akong naka-order, kaya kaagad na rin akong umalis. Pero bago pa man ako makaalis, ay napansin ko ang isang bag na nakalapag sa gilid ng karinderya. Dahil sa kuryosidad ay tiningnan ko muna ito upang alamin kung ano ang nilalaman nito. At laking gulat ko na ang bag na ito ay naglalaman ng limpak-limpak na salapi na sa tingin ko ay lagpas 1,000,000 ang halaga. Oo, mahirap ang aking buhay at natanggal pa ako sa trabaho. Kaya kung kukunin ko ang salapi ay makakatulong ito para kami ay makaahon sa kahirapan. Pero kahit na ganoon ay hindi ako nagdalawang isip na i-turn over ito sa ating mga pulis upang maibalik kaagad sa may-ari ang napakalaking halaga ng salaping ito. Kinabukasan ay pinatawag ako ng mga pulis. Hindi dahil sa may kasalanan ako, kundi dahil nais nilang ipaalam sa akin na naibalik na sa may-ari ang salaping aking itinurn over. Lubos na nagpasalamat sa akin ang may-ari. Siya ay isang abogado at kanyang pinaliwanag na ang perang ito ay gagamitin niya para sa pagpapa-opera ng kanyang asawa. Kaya naman labi siyang nagpapasalamat sa akin. At bilang pasasalamat niya, ay laking gulat ko nang pilit niyang ibinibigay ang 100,000 sa akin. Ayaw ko itong tanggapin, sapagkat bukal naman sa loob ko ang pagbalik ng pera. Pero mapilit talaga ito. Pagpapasalamat daw niya sa akin yon, at para na rin daw makatulong sa akin at sa buo kong pamilya. Kaya naman labis ang pasasalamat ko sa kanya nang tinanggap ko ang 100,000 na ipinigay niya sa akin, dahil sobrang laking tulong ito para sa aking pamilya. Mula noon ay nagsunod-sunod na nga ang pagdating ng biyaya sa akin at sa buo kong pamilya. Ginamit ko ang 100,000 na aking natanggap upang makapagsimula ng negosyo at gawin itong puhunan para sa sari-sari store at bigasan dito sa aming lugar. Siguro ay hanggang dito na lang ang maibabahagi ko sa inyo. Sa kasalukuyan nga ay mas napalago na namin ang negosyo naming itinayo. At unti-unti ay nakakaahon na kami sa kahirapan. Kaya naman labis akong nagpapasalamat kay attorney sa ginawa niyang tulong sa akin na siyang naging daan upang makaahon kami sa labis na kahirapan. At para sa mga nakarinig ng kwento kong ito, ang tanging aral na maipapayo ko sa inyo ay huwag na huwag kayong magdadalawang isip na gumawa ng kabutihan o magbalik ng mga salapi kahit gaano pa ito kalaki. Sapagkat ang paggawa ng kabutihan at pagiging tapat sa anumang oras ang tanging yaman na hindi matutumbasan ng kahit anong bagay. At palagi niyo ding tandaan na mayroong dadating na mas malalaki pang biyaya sa ating buhay. Basta't manalig lang tayo sa ating Panginoon at patuloy na gumawa ng kabutihan sa kapwa. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Nawa ay naging inspirasyon sa inyo ang istorya kong ito. Muli, ako si Jeffrey at ito ang kwento ng buhay ko.
para lagi po kayong updated sa mga new videos, huwag kakalimutang mag-subscribe at hit ang bell button sa aming channel. At sa mga listeners na gusto ibahagi ang kanilang kwento ng buhay, maaari nyo ipadala ito sa aming email address na momentofromance25@gmail.com.